Kasi ang pinagbabawal yung as investor. So hindi siya pwede magmay-ari ng shares, pero pwede siyang bumili ng bonds. And I think that is one workaround, that is one loophole na hindi pinapaliwanag sa atin. So it is indirectly, no, indirectly mag-i-invest pa rin ang mga pension funds natin, not through shares, not by buying shares, but by buying bonds. Oh, that's one na medyo para sa amin isang danger dito. So hindi safe yung ating mga pension funds pag-ibig and PhilHealth. Pangalawa, yung usapin ng paano makikita ang korporasyon na ito? Kasi the proponents are making a lot of pinagyayabang nila na ang assets ng MIC, pera ng yung fund na ito, yung MIF, gagamitin for development. Magtatayo ng mga pier, mga airports, infrastructure, highways, etc. On the other hand, ang isang key objective din ng Maharlika Investment Fund is to make money. In fact, sabi nila, ang objective nito is talagang palaguin at lumobo ng gusto yung pera ng MIF. Now, how can you do that if the MIF, of course, mag-i-invest yan sa mga corporations and we can second guess sinong mga korporasyon na makikinabang dyan, saan mag-i-invest ang MIF? Sa mga corporations. Medyo naiisip ko na sino-sino ang malalaking corporation sa Pilipinas na makikinabang dyan at may maangkunan. But isang malaking aspeto dyan, i-invest daw sa development. Ngayon, paano kikita ang highway? Paano kikita ang pier? Paano kikita ang airport kung ito ay government infrastructure projects? Ito yung mga user fees. And hindi ngayon, since this is a corporation at meron silang investors, yung kikitain nila cannot be less than kinikita ng Metro Pacific, San Miguel, sino pa ba yung mga may infrastructure projects sa ating bansa. So we can expect an increase in user fees sa mga facilities na pupondohan ng MIF. At ito yung sinasabi namin kahapon na malaking scam ito. Ang ganda-gandang scam, yung pera nanggaling sa taong bayan, nanggaling sa mga land bank, DBP, sa national government, sa BSP, sa PALCOR, this is, you know, essentially public funds. Tapos mag-i-invest siya sa mga project at pagkakakitaan nila yung mga infrastructure projects, sino yung pagkakakitaan nila? Who will be paying for these high toll fees, user fees, and other charges na i-charge ng mga projects? Kasi kailangan kumita eh. At yung klase ng kita ng MIF cannot be lower than kinikita ng mga private corporations. Otherwise, walang mag-i-invest sa kanila. Eh talagang hindi lang kisa sa sariling mantika. Talagang na parang nililitsyon tayo sa sarili nating mantika. So for us, this is a big scam. No, panlulong sa ating mga using money para pagkakitaan sa mga taong bayan. And then the third issue would be, sino-sino ba ang mag-i-invest dito? Sabi na mag-i-invest daw yung mga foreigners, sino kaya ang mag-i-invest? Well, sino ba ang may malaking pera sa labas ng bansa na gustong linisin yung kanilang pera? Again, we can second guess who that is, but this can be a vehicle for money laundering or global operations ng mga malalaking kapit. Magagamit pa itong bondo sa money laundering. So ito yung mga concerns po namin, and we hope na we continue to be vigilant since pasadong ito. Bantayan ko natin dahil malaking scam ito. Salamat po. Hello. Pwede na po magtanong yung mga kaibigan natin sumito. Or isa-isa munang... Okay, isa-isa munang statement mula kay
Attorney Toto Kausing, Engineer Toto. Hello, magandang umaga po sa lahat, no? Dito muna ako mag-imposa, mag-umisa sa kung ano nakikita ko na malalabag na provision ng ating konstitusyon sa ating batas natin. At sa kaisipan, lahat ng batas na ginawa, basta nabag sa konstitusyon, ay magiging nanang-void yan at nai-deklara yan ng Supreme Court na invalid o nanang-void. Sa kasakali, kami ay magdidesisyon na labanan namin ito sa Supreme Court. Kung sa kasakali na mapirmahan ni President DVM at maipublish na ng within 15 days, after that, pwede na namin may file ang kaso. So, on the basis na kami po ay taxpayers, gano'n na magiging mangyari. So, number one na provision po ng Constitution na nilabag dito na nakikita namin ay yung tinatawag namin na undue delegation of powers of legislation. Sa Constitution natin na bawal magpalabas ng batas ang Kongreso, ibig sabihin pa Kongreso, kasapi dyan yung Senado at saka yung mababang kapulungan na House of Representatives yung tawagin. At yung sinasabi dyan na kung maggagawa ka ng batas at magbibigay ka ng parang SPA, Special Power of Attorney, sa kung sino-sino man, usually doon sa Executive Department, ay kailangan well-defined yung mga kapangyarihan na ibibigay doon sa mga delegate. Ibig sabihin delegate, kagaya nito, MIC, Maharlika Investment Corporation. So, anong dinidelegate ngayon sa nakita ko na power ng Kongreso na binigay doon sa MIC? So, ang nakikita ko rito is violation na I anticipate, pero although subject to scrutiny pa ito, pero initially, the impression namin is kung masyadong malawak ang sinasabi kung saan investments, ang enumerations na basa ko, walang limitation eh. So doon pa lang, hindi ko na alam kung ano-ano mga investments ang napagagamitan. May nasabing local investments, yes, what is infra or infrastructures, tapos mayroong international. So medyo nakakabahala yan kasi magiging subject matter ng abuso kung sino man ang naging matalino na hawak at pagdidesisyon kung saan mag-invest. Alam mo naman, mga Pilipino, yung presyo ko sa Pilipino, matatalino po eh. Kaya lang, matatalino ginagamit sa ibang paraan. So, next is, ang nakikita kong issue kasunod is, yung paglabag sa Article 12 and Section 16 of the Constitution na nagsasabi na ang ating Kongreso, kasama na din ang Senado at ang House of Representatives, ay binabawalan na magsasagawa ng o mag-create ng public corporation kung hindi mapapasa yung dalawang kondisyon. Ano mo ng kondisyon? The purpose must be for the common good. Yan ang sinasabi sa Constitution natin. Second purpose, there must be a test of economic viability. Eh ngayon, aral naman ito si, o sanay na ito si Kong na Teddy Casino sa Congress workings. Siguro, pag sinabi ko na test of economic viability, wala akong nakita ng ahensya sa pamahalaan natin na expert sa ganung department, kundi yung National Economic Development Authority. So, walang certification na nangyari. Nung narinig ko sa mga questions kay Mark Villan na sponsor sa sine, ay lagi lang mga motherhood statements. Usually, magkapagbigay lang ng motherhood statements, nag-isipan ng malalim. Ibig sabihin, hindi siya preparado sa bill na kanyang sponsor. Pangalawa pa na ayaw mo doon, eh kung talagang gusto mo yan at preparado ka at talagang maganda yan, bakit kinilitahan mo yung mga kapwa mo senador na magtatanong sa iyo? At i-invoke niya yung karapatan niya sa proseso nila sa Senado na pwede sila i-invoke na huwag na masyadong maraming tanong. Ibigay, yung pag-invoke na maraming tanong, una nakita ko doon ay hindi niya may paliwanag. Number two, ay nagmamadali sila, gusto nila isi-shortcut. At true enough, alas 12:30 na magaling araw, yung like a thief in the dead of the night, ang nangyari. Tulong yung mga tao sa kanilang napurmahan. Yung magiging isang nakikita natin ng all-in-one higanting pagnanakawan. Kasi isang susi lang, iba ay silang gamitin mo, nanakaw mo na lahat. So yan ang two points o the constitutional points na nakikita ko na masyadong matindi. Ang isa naman na pwede ko pero procedural is yung tinatawag na nagawa naman nila ni Kong Pwede Kasinyo sa noong
inopisahan pa itong bill na ito sa House of Representatives, na kinwestiyon na sa Supreme Court yung validity ng certification of urgency ng President. Kasi sa ilalim ng Constitution, pwede mag-certify ng President para mapabilis ang isang parokal na batas basta may emergency. Ang problema dito, ano ba talaga? Wala namang emergency. Sa aming batas ng ebidensya, kapag ikaw ay nag-claim, kung dapat ikaw ay nagpapatunay na mayroon, at least makikita natin, ang problema nito, walang katibayan. Matagal na tayo mong emergency, di ba? Kahirapan kung emergency naman yan sa lahat ng pamilya. Eh, bakit hindi natin kinukonsidera na emergency niya? Mga napakaraming batas na napinasa. Pero sa ngayon, asan ang emergency? Yan ang unang tanong. Yan ang pangatlong point of the Constitution. Kaya nga, kung halimbawa, makapag-desisyon ka ganito na pupunta sa Supreme Court, kasi wala na tayong paraan eh. And that is the only way that we can fight back. And hopefully, the Supreme Court will side with us sa ganong mga issues. So, yan lang naman po ang ibang mga issues ay concerns of practicalities. Okay, sir. Pabigyan na naman po yung microphone sa iba kung may mga nasasabi kung paano po isipin. Okay, maraming salamat, Engineer Toto Kausing. Magbibigay din po ng input tungkol sa Maharlika Investment Fund. Retired General Eli Rio. Magandang umaga po sa ating lahat. Dalawang isyu lang po ang masasabi ko. Tungkol dito sa MIF. Ilan na lang ang L. MIF without L. Para sa MIF. Okay. Ang dalawang isyu ito ay transparency at accountability. No? Yung mga government itong Maharlika Investment Fund, ito ba'y magiging transparent? Kung ang kanilang objective ay magkaroon ng magandang aruan na mas malaki sa mga private corporation katulad na San Miguel, ito ba'y malalaman ng tao? Katulad na malalaman ng tao dahil meron tayong regulatory dito, yung SEC, no? Security Exchange Commission. Ito ba ay sakop din ang magiging sakop din ba ito ng SEC? Kasi kung hindi, pwede silang buo ng istorya, no? At tayo magigipwende lang sa kapilang mga kwento. Kung walang talagang transparency, kung may pera, kumukita na ito o hindi. And transparency, sino yung mga mag-invest from abroad? Kaya na sinabi ng Congressman Teddy, nice to be a vehicle for money laundering. No? Na yung mga nakaw na nasa, hindi nilang makuha sa pansa mga ibang bansa, ay parang sa tabila nila na ito yung investment dito sa Maharlika Investment Fund. So, sino ang mag-check dito lahat na ito ay hindi mangyayari? So, walang transparency at accountability. Kung malugi ito, no? Kasi hindi nila masabi na ito ay hindi malulugi. Mayroong chance na malugi ito. No? Kahit ano kahusay yung mga palakad ng mga, sabi natin, mga karamit leaders na hahawak nito, pati sila hindi makapag-assure na hindi ito malulugi. No? Kasi wala sa batas na kung malulugi ito, sino ang mananagot? Ang taong bayan ang mananagot dito na long run. Kung malulugi ito, isa lang ang mananagot, ang taong bayan. So, yun ako. Maraming salamat, Retired General Eli Rio. Susunod, magbibigay ng input, Mr. Boy Macarangas ng People's Choice Movement. Okay. Ang pagtingin namin dito sa MIS, una-una, ang decision maker sa paggawa nitong MI Corporation ay dapat kaalubayan. The voice of the people dapat marinig ng mga literato natin. They have been making decisions na kulang-kulang yung information nila at hindi kinukonsulta ng taong bayan. Yung mga pension fund,
yung mga pension fund ay pera ng contributions ng beneficiary. Tapos gagamitin yan without their consent. Ang mag-decide din yung board, di ba? Pero ang board, are they credible enough to make the right decisions for the people? Pro-people ba yung programa na yan? So ang gusto ko lang sabihin, sa gumawa nitong MIF, the leaders, are they credible? In fact, bago nila kinili ang itong programa nila na ito, dapat kinusulta ang taong bayan. Kadalasan yung mga nagsasalita, mga nagpro-protesta dahil alam nila kung ano mangyayari sa pera nila. Kami, na mga pensioners, nakinig ba sila? Yun ang point. The voice of the peoples ay dapat mamahag, dapat siya ang tularan ng mga leaders para malaman kung tama itong ginagawa nila. Yun lang po ang gusto namin iparating sa taong bayan. Importante ang consultation sa mga tao. The voice of the people has to be heard. At dapat ito ang tignan nila. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Mr. Tony Maulas. Next, na mabibigay po ng input. Okay, Engineer Toto. Ang idadagdag ko lang is number one, also on the point of constitutionality. Kasi napag-usapan namin kanina ni Congressman Teddy Casillo na after this na mabuo na yung MIC, yun yung sasakyan na gagamitin para magkaroon ng Maharlika Investment Fund. So magtatayo ang patas ng Maharlika Investment Corporation. At ang Maharlika Investment Corporation ay pagkakaroon ng mga shares of stocks yan. So, initial capitalist niyan ay tatlo, in-identify ng tatlo. Yung Land Bank of the Philippines, 50 billion pesos. Yung Development Bank of the Philippines, 50 pesos. At saka yung the rest ng 500 billion na capital ay isa-shoulder ng Banko Sentral ng Pilipinas. So, ngayon, halimbawa, hindi naman talaga natin maiiwasan na yung gagawin po nila ay mag-float sila ng bank at ibibinta ito sa mga American markets, European markets. So, ibig sabihin, may posibilidad na yung capital ng MIC o Maharlika Investment Corporation ay malulusaw ng capital galing sa labas. Just in case kung in-assume natin na mga in good faith na mga investors ito. Hindi ito ng investors ni sabi ni Congressman Teddy kasi yun ang mga magnanakaw na kung saan gagamitin lamang nila ang MIC o Maharlika Investment Corporation bilang panlaban ng kanilang ninakaw na pera. So, of course, marami tayong alam sa bayan lamang natin may mga magnanakaw dito na nilalabas ng pera. So, pag nalabas ng pera, by the continuous kaya yung ating magnanakaw kung magnanakaw. So, dadalhin nila dito yung sa MIC kung saan pa nilalagay ng MIC na nunusaw na ngayon ang dumi ng kanilang pera. So with that, may nakita po ako ng constitutional issue. Sa ating constitution po, ay kailangan 40-60 ang ratio ng ownership ng foreign and Filipino ownership. Kung bibili ng lupa, kailangan 40% ng foreign ownership. How about, kasi pinreito na ito ng government, ng Congress, ito Maharlika Investment Corporation, kung ito may bibili ng mga property na kailangan, mag-invest na rin bawa sila po sa malaking townhouse, town development, or whatever. So, ibig sabihin, nangyayari na more than 60% ang ownership na ngayon ng foreigners. Will that be a violation to the constitution? And there is no other answer but yes. Kasi sobra sa 60% sa 40% na magiging ownership ng foreigners. Yan kasunod na issue po. Ngayon, dahil dito naman, magiging vehicle naman ito sa another na police style, janit na police style na pagnanakaw. Bakit po? Ang isa sa ito po, kung ayun na nga rin mismo, actual experience na nangyari sa Malaysia. Yung One Malaysian Development Berhad. Yung ginawa nila, nag-float sila ng ban sa American sa European markets. Maraming bumili ng mga American sa Europeans. Ang nangyari, mga umabot sa $8 billion kung ano yung bumili ng mga banks. Tapos, ang may control sa 1MDB ay yung Prime Minister, si Najib Razak. At saka yung bata niya na si Joe Lo. Pangalan Joe Lo.
in OW. So ngayon, ito pa ng scammer. Ito yung janit ng police ng Malaysia. Anong ginawa? So ngayon, marami ng pera sila for $8 billion. Ang ang function naman ni Euro is pag-create mga proportion, mga project, mga resource, mga natlat, at doon in-invest ng Malaysian Development Bank. Yung pala, nag-existing. Yan ang nangyari. So, ang nangyari na uwi ngayon, kita natin in 2020, nasentensyahan si Prime Minister Najib Razak. Natanggal ba siya, nagalit ang mga malayo sa kanya, tinanggal siya sa pagiging Prime Minister. Dagdag niya, daano niya mga kaso ngayon? Ang kagandahan na sa Malaysia, nakukulong sa atin, nakukulong ng kalaya. So, yan ang kagandahan na siya. Pero nevertheless, na problema yung mga Malaysian people, how to pay the bonds back. Ang bonds kasi, pag binili mo, may pangako, parang cheque. Parang ang tawag niya, nagpapakas-advance ka. Bibigyan mo cheque mo, pagkatapos, may date siya ng mga 2024, 2023 ngayon, ipa-rediscover ang down term. So, halimbawa, 100,000 pesos bigay ko kay Karoli na cheque, bigyan mo lang ko 80,000 sa iyo na sobra. Parang ganun ang bonds. So ngayon, paano ngayon babayaran ng Malaysian government yung mga bonds na kasi napunta sa wala yung mga pera na nalikom. At dami pa rito yung expert sa investment ng Goldman Sachs. So, ngayon, nakipag-experience sila, nakipag-compromise sa Goldman Sachs ng Amerika na magbibigay siya na ng $5 billion back to the Malaysian government in exchange for non-prosecution. Yan ang naging nangyari. So, but nevertheless, there are other people. Ang problema na nila ngayon, si John Law, masyadong low na hindi makikita hanggang ngayon at large. Parang yung kasalaban namin si General Bantag, hindi nakikita. So anyway, isi-share ko sa inyo yung actual experience which sabi na ni General General Eli Rio, transparency. Paano natin malalaman kung magdidesisyon? Sa totoong kwento nito, si Mr. Marcos, si Digriwang, didesisyon ito. Lahat na pointis niya, ipukulong na lang niya. That's how powerful the whisper is. Lahat ang pinabawal sa pinilulukod ng Pilipino, bawal naman na mag-invest ka na noon ang pension funds ng SSS, GSIS, at saka yung pera ng pag-ibig para sa housing, at saka pilot para sa hospital. Bawal naman. Pero yung wording sa nakita ko nabasa ko, while they are prohibited and to be requested, it is permitted for them to be requested to join the Malaysia Investment Corporation, but nothing prohibits them from voluntarily joining. Yan ang problema dyan. Kasi rin, pasabi ka ni Tindi Casino kanina, like Congressman, pagdating niya sa states na magpo-protest na ng bonds, magpapita ng bonds, nothing can prevent all GFIs, government, financial institutions, kasama ng pension funds ninyo, na bumili ng bonds. Ganon po, simple lang yan. So it is no different from the yung mga depositary receipts na binibili ng mga investors sa ABCB na ginamit na ng dahilan para tanggalan ng purchase yung ano, yung BCBN. It is no different from that. Kasi nagiging less than 100% ownership ng Pilipino na ngayon ang practice. It is a matter. Halimbawa, hindi na walang limitation kasi pwede mag-invest sa media yung Maharlika Investment Corporation kasi walang limitation eh. So in that event, that if you recall, na-violate ko na ngayon ang 100% requirement of the Constitution that any franchise to be given to a media entity must be 100% owned by the Filipino. Iyan ang detected ko lang dyan. Maraming salamat, Engineer Toto. So, bibigay ng inputs, Ms. Bel Sibanya, dating government employee. Good morning po sa ating lahat. Concern ko po dito is actually personal experience and also I am sure lahat ng retirees and contributors ng social funds ng government would share the same sentiment with me. Kasi retiree po ako ng government, so
ang pension namin ay nanggagaling sa GSIS. I have served the government for 46 years, which means 46 years ako ang nag-contribute sa GSIS. So ang pension namin dito, even if nakalagay na hindi mag-i-invest ang GSIS, nakalagay po, parang may palusot eh. Ipagbabawal mag-invest, that means hindi sila sasama doon sa seed capital. But, hindi din sila bawal kung magbibenta na ng bonds ang Maharlika Investment Corporation, makakapaggawa ng resolution ang board ng financing yung government GOCCs, pwede pa rin sila mag-invest. So, in fact, nagkaroon na ng pronouncement previously si President Viloso of the GSIS na sinasabi niya, pinag-aaralan na nila na i-improve ang policy ng investments ng GSIS. So, if we read between the lines, parang pinipreempt niya na ang possibility na mag-invest dito sa Maharlika Investment Corporation in a form of bonds, pwede. Kasi hindi naman, iba na yun eh. Parang bumibili ka na ng bonds, hindi ka naman sumama doon sa puhunan. So it's a different matter. Kahit na nakalagay sa provision na bawal mag-invest ang SSS, GSIS, PhilHealth, and PBAL, pero hindi naman sinabi na bawal silang pumili ng bonds. So yun yung bilang isang pensioner, yun ang aming apprehension. Appointed naman lahat ng President ang head ng mga government agents and corporations na ito. So they would easily solve kung ano yung gusto ng Presidente. So sana huwag na nilang ilagay sa malabo kasi hindi maliwanag kung ano ang paglalagyan ng pera ng Maharlika Investment Corporation. So yun yung agam-agam katulad namin pensioners, baka mawala na yung paano pag nalugi. Wala naman liability yung mga hahawak nito kung nalugi. Kasi hindi naman nila yung palalabasin na nilakaw. Siyempre palalabasin pag naubos ang pondo, nalugi. So paano na pensyon ng mga retirees. Yun lang yung inaasahan namin sa mga maintenance medicine, pagbayad ng utilities. Wala na kaming ibang income kundi yung pension. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat sa Bills Balya. Napakaganda ng punto. Sa parte naman po ng bunyog pagkakaisa, ng bunyog, ito po ang aming posisyon sa Maharlika Investment Fund na tinatawag naming SCAM. Maharlika scam. Alam niyo po, yung mga scammer at mga nambubudol-budol, eh alam natin pag sinabing scammer, matamis ang mga salita, mabulaklak ang mga pangako. Bandang huli, yung na-scam, pag nakuha ang kwarta, nga. Ganyan po natin ilalarawan itong Maharlika Investment Fund na hindi piso-piso ang laman, kundi 500 billion. At hindi lang po bantay ito, ha? Taon-taon, kokotongan ang taumbayan. Maharlika scam, ang tawag na ibang medicine dito, Marcos Investment Scam. Pangalan na natin, Marcos Investment Scam. Ang unang tanong po ng bunyo, kailangan ba ng isang investment kagaya ng Maharlika? Ang sagot, hindi. Pangalawang tanong, kikita ba itong Maharlika Investment Fund? Ang sagot, hindi sigurado. Pangatlong tanong, ito ba ay magiging susi at balon ng korupsyon? Ang sagot, 100% sigurado. Yan ang totoo sa Pilipinas. Hindi naman natin kailangan, hindi siguradong kikita, pero sigurado, may magkakapera dito, may magkakaroon ng komisyon. At yun yung delikado. Sa 500 billion na laman po ng Maharlika Investment Fund, hindi po sinasabi
ng mga congressman at senador at kahit ng presidente ng Pilipinas. Saan-saan gagamitin ang pera na yan? Ano-ano mga korporasyon ang paglalagyan niyan? Kung tatanungin niyo ang mamamayang Pilipino, kailangan ba natin ng investment? Ang sagot, yes! Kailangan ng investment. Pero saan dapat nag-i-invest? Sa pera ng gobyerno. Alam po natin yan. Kung tatanungin niyo yung vendor, yung nagtitinda ng mani, yung nagtitinda ng taho, yung mga may-ari ng lugawan, anong kailangan nila? Kapital. Utang na kapital. Para kahit papano sila yung mabuhay. Kung tatanungin natin yung mga magsasaka, saan rin kayo mag-invest? Napakamahal ng pataba, napakamahal ng bini. Ha? Yung aming mga palay at mais, binibilad namin sa kalsada ng tatlong araw, walang mga drying facilities. Agrikultura, modernisasyon. Tanungin niyo po yung mga mangingisda ng Zambales, Pangasinan. Sa Mindanao, yung mga mangingisda, ano sasabihin sa inyo? Ano pwedeng itulong ng gobyerno? Wala po kaming bangka. Wala kaming bangka. At maraming mga mangingisda na nangingibang alam. Wala ding preset. Walang pasilidad. Kung investment ang pag-uusapan, totoo, dapat nag-i-invest ang gobyerno. Pero saan dapat nag-i-invest ang gobyerno? Baliwanag po ang posisyon ng bunyo. Dapat sa mga Pilipino mismo, hindi sa mga sakim na mga negosyante, hindi sa mga trapo, hindi sa mga kinakausap ng mga senator at congressman na alam naman natin, niluluto pa lang ang 500 billion, niluluto pa lang, nilalambo na nila, alam na nila kung paano paghati-hatian ang karne ng Pilipinas. Ha? Yan po ang totoo. Pangalawang issue, meron po bang kumikita ng mga korporasyon ng gobyerno? Meron ba? Sa kasaysayan ng Pilipinas, kapag gobyerno ang nag-i-invest, nalulugi. Servisyo sa tubig, pinaprivatize ang sinasabi, lugi. Pero hindi naman talaga lugi. Ang problema, hindi nalulugi. Kung hindi, yung sinasabi ng ating mga kasama, ninanakaw ang kita ng gobyerno. Tubig, kuryente, gas, pati nga po yung malampaya. Hindi na nakikilabang ang Pilipino. So, ibig sabihin, pag mga korporasyon ng gobyerno at gobyerno ang namamahala sa Pilipinas, lugi nga nga. Bakit? Hindi dahil sa hindi magandang negosyo, kung hindi dahil mga buwaya at mga magnanakaw ang mga namamahala ng ating salapi. Diba? So, bakit mo ipagkakatiwala ang pera ng bayan sa alam mong mga magnanakaw at mapagsamantala? Sabi nga ng isang netizen, para mong pinagkatiwala ang pera sa isang holdapper. Ano ang gagawin ng magnanakaw? Hindi magnanakaw! Ano ang gagawin ng mandarambong? Hindi mandarambong. Ano ang gagawin ng scammer? Hindi mangi-scam. Ito po ang istorya ng Maharlika Investment Fund. Isang napakalaking scam na kayo pala mga kababayan kong Pilipino. Sinasabi po ng Bunyog at ng People's Movement for Truth, Justice and Reform, kasama po ang bagong alyansa ng makabayan at lahat ng Pilipino na naniniwala na ang dapat ang pera ng bayan ay ilaan sa pera ng bayan at ng mamamayan. Maraming salamat po. Pwede na po tayo magtanong mga kaibigan media. Get it? Okay.
Yan ang switch. Siguro, Patrick. Anyway, ang sinabi ko kanina, what is in the law is prohibition from compelling GSIS, SSS, pag-ibig, and PhilHealth from being compelled to join. So nakita mo yan? So in whatever manner. Pero ang problema, with that statement, nothing prohibits them from joining if they want to join voluntarily. Sa ngayon, pag-bans, with more reason, na mas padali ang bans papasukin. Itutuntun mo na siya. Nakalagay talaga sa bill, sir, na bawal, voluntary or mandatory man from contributing. Kaya yung tinatanong ko, yung sa bonds, pag ba nilagay doon na bawal din sila bumili ng bonds, mas magiging acceptable yung ba yung batas? Okay, kaya mo, sis, gubit mo, kung mag-alabot, Una, questionable pa kung may hahabol yun because the bill was already approved by both houses. So, malakad niya ang next step eh. And malakad niya has no power to amend it. So, una, malabo yun. Pangalawa, even if pati yung bag sa pagbawal, it will only address one aspect, which is the pension funds. Pero may iba pa mga issues at problema kami nakikita dito sa Maharlika Investment Fund. Isa na dyan, halimbawa, kukunin nilang ang laki ng capital na kukunin from Land Bank and DBP. Ang Land Bank and DBP, may malinaw na mandates yan eh. Land Bank is to develop agriculture. DBP is supposed to fund yung mga development projects sa ating bansa. Pero ngayon, by putting their 75 billion from these banks na malinaw ang mandato, ilalagay mo ngayon sa isang investment fund na masyado masaklaw ang mandato, biro nyo, it can even join mergers and acquisitions, ang lawak-lawak. No? So, essentially, inikutan mo yung clear mandates ng Land Bank and Development Bank. And even Banko Sentral, malinaw kasi ang mandate ng Banko Sentral. Yung pag-stabilize ng ating currency. So from these very clear mandates, you are now giving the fund to a super body which has unlimited mandate at pwede kabitin kahit pa saan. Ang kahangalan ko nga, maganda na point out ng kasama natin sa tunyo, kahit anong pwede invest na ng Maharlika pa, pero hindi na pwede mag-invest sa fishbowl business ng isang vendor. Mukhang hindi sila pwede mag-invest sa banka. Puro mga big-time businesses itong pwede ipasukin nila eh. So, it removes now funds na pwede magamit sana ng karaniwang tao through Land Bank or DBP, ilalaro ngayon sa mga big-time transactions businesses. So, yun, that's another concern. So, hindi lang pension funds. No? It's really about public funds. Pero yun nga, yung bonds is an indirect way of allowing our pension funds to be used in this scam. May dagdag lang ako. Nothing prevents Maharlika Investment Corporation from taking out loans from SSS. Just a case. Put this down in the form that indirect manner din. Actually, kami hindi lang naman sa Quezon para masinsay. Kasi maraming katatawan. There's a lot of question na dapat sagutin. Actually, ginagawa kayo na yun. Actually, hindi lang naman tungkol sa band. Ano? Maraming mga katatawan. In fact, sa itong COVID-19, mahabol pa nga. Unfortunately, talagang nilas sila. Nag-issue nga sila ng apurahin, di ba? The point is this, yun nga, napaka-delikadong issue, napaka-delikadong bill. Bakit pinamadali? That's our point. Bakit apurahin dapat pansahin mo hindi para acceptable sa tao? Ngayon, maraming katanungan tayo. Ngayon, andito kami.
dahil kailangan na malaman ng mga tao bayan na hindi maliwanag ang bill. Hindi maliwanag ang IMIF na yan. But unfortunately, yun, pinipilit lang. Bakit? So pakikita mo, maraming nakatago, maraming hidden agenda sa bagay na yan. Kaya nga, hindi lang yan tungkol sa bag na sinasabi mo na pagbibigyan, aalisin, okay na. No, maraming pa actually mga katanungan na dapat alisin na. Yun lang po. Parang sa... Alam mo, kung hindi yung Cesar si Bagay. Ito ma. Anong pakinabang niya sa ordinaryong tao? At sabi niya, yung investments equal job generation. Up to 300,000 jobs according to nila. Kung kayo, sir, ay maaaring tatanungin, anong ba ang pakinabang niya sa ordinaryong Pilipino? Kasi practice yung medyo malalim po. I mean, hindi siya maintindihan. At yun nga, kaya nasabi ko kanina, para yung sa pension funds yung pinaka-gets ng ordinaryong Pilipino. Pero, ano ba? May mapapalaan ko. Alam niyo, it's a mystery yung 350,000 jobs na yan. When they cannot even say saan i-invest, how did they give you 350,000 jobs? Saan hinubot yun? That is not clear. Kasi kung tingin na mo yung allowable investments, cash, foreign currency, metals, and other tradable commodities. Nasaan na yung jobs ka? Sa mga core currencies, fixed income instruments by sovereigns, quasi sovereign and supranationals, so mga funds din yan. Domestic and foreign corporate funds. And then, meron pa dito, loans and guarantees too, or participation into joint ventures or consortiums with Filipino and foreign investors, whether majority or minority. So, ang MIF, pwede rin magpa-utang. It's really a matitig corporation. Pwede magpa-utang. And even, which, saan sila magpapa-utang? May caveat, may ano sila dito, cash on freeze, and other enterprises which may be necessary or contributory to the economic development of the country or important to the public interest. They cannot even mention one investment na ilalagay sa paglalagakan and then they are very happy and ready. Okay lang, ma'am. Ma'am Ara, sa tingin ko lang yung tanong. Hello. Upat mo lang isang mic doon. So, Ma'am Ara, yung tanong niyo po, ano ang pakilabang ng tao? Diretso po. Wala. Zero. Yun nga, tama po yung sabi ni Kat Eddie. Walang investment na nilalagay doon na mag-generate ng trabaho. Fixed instrument, bonds, lahat po yan purely financial transaction. Hindi mo technical, no? So, ibig sabihin, ganito. Hello? Alam niyo po, ang konsepto ng sovereign wealth fund, ginagawa ng mga bansa kapag sobra-sobra yung pera nila. Halimbawa, sa Singapore, sa Norway, sa Malaysia, meron silang sobrang pondo at hindi na alam ng gobyerno sa nilalagay yun. So, gagawin ng gobyerno, invest. So, okay lang kasi sobra naman eh. Sa Pilipinas, wala naman po tayong sobrang pera. In fact, kulang na kulang nga. At kulang na lang yung ating budget, ang masakit, nilanakaw pa. Ang tama yung sabi ni Engineer Toto Kausi. Yung mga plunderer, yung mga kriminal, may krimen, pero walang kriminal. May magnanakaw, pero walang nakagulong. Yun ang punto yan. Kaya tama yung sinasabi ni Kat Eddie. Ikaw, Senator Villar, Senator Sibiri, kayo ng mga labing siyang na senador, na pumirma dyan
ipakita nyo sa taong bayan saan nyo gagamitin ang kwarta ng Pilipino. Sasabihin yung trabaho, saan trabaho? Hirap na hirap na yung mga vendor. Tanungin nyo yung mga peaceful vendor. Yung mga nagtitip na ng isda. Tanungin nyo yung mga magtataho, yung mga OFW na binubugbog sa ibang bansa. Hirap na hirap na ang Pilipino. Saan nyo binagamitin ang perang yan? Mga senador at mga congressman, sagutin nyo ang taong bayan. At kayo, patuloy kayong nagloloko. Yung sinasabing 350,000 magagawang trabaho ng Amerika, saan yan? Nasaan yan? Wala kayo miski isang korporasyon na may pakita. At minadalhin nyo, pinagpuyatan nyo talaga. Samantala nga yung mga manggagawa, ito ha, humihiling ng dagdag sahod, hindi nyo pinapansin. Ito, kaya nyo pagpuyatan hanggang alas dos ng madaling araw, para ipasa nyo, ay mga scammer talaga kayo. Yan po ang posisyon ng PNPJR at ng bayan at ng bunyo. Maraming salamat po. Alam mo, I can understand si Senator Mark Villar at kasama niya yung nanay niya, si Senator Villar, bumutok ako. Di siya may bisina. Yan yung tinatawag ng 19 the 19 tips. So anyway, ganito yan kung saan manggagaling yan 350,000 jobs. Ganito. E di ba, if you happen to look around the country, in almost every town in our country, mayroon tinatawag ng camellia homes. Pero wala pa mga bahay. Ha? Gate lang. Mga kalsada. Siguro, pinupos ito at mangungutang ang billion group companies ng pera sa MIC. Para gamitin, ipatayo ng bahay. Kasi kung ako naman talaga mo kung paano naging richest man siya sa ating bansa, speculator na birwan yun eh. Bumili ng mga lupa sa mga probinsya. Kung pagkatapos binili ng 1 million per hectare, mga wala na sa aming lugar mismo sa Korotan. Wala na yung mga taniman, binili nila. Ilang hektare pinala na doon, ilang kabila doon sa amin lang, bayan. Yung 1 million per hectare na nabili nila, kinonvert nila, binili, pina-change ang tax declaration, kinonvert na ngayon 10 million per hectare ng presyo. Kaya gano'n ang dahilan kung bakit naging richest man siya sa Philippines. So ngayon, ang the reality is, wala silang budget para ipatay sa bahay para sa mga housing units na doon. So, kung yun siya ng 35,000 units na papatayo, yun, per unit, 10 tao yung pwede nila, yun, 350,000. Yan ang quick computation ni Mark Villar. People power. People power na tayo. Sasagutin kita from the point of law and the point of practicality. From the point of law, tayo mga mamayan, pwede kami mag-iisip nila sa mga makabayan na gagawa kami ng proposed People's Initiative Law to revoke this law. Kung nagamitin natin ang ating right sa People's Initiative to make law, direct law, being done with the people. That's number one. Number two, habang hindi natin nagagawa, kasi hindi yung complicated sa batas kasi ng People's Initiative Act, masyadong komplikado, pinahirapan nila kung paano ang tao mag-propose ng batas. So, ipag-propose natin sana sa batas na iwalain na yung batas na yan para mawala na. Next is, habang gumagawa yan, we will go to the Supreme Court, which we can do. And we will argue with all our might. Yung tatlong constitutional points na aming na-finalize kanina, number one, ulitin ko na ha, undue delegation of powers. Sa konstitusyon kasi natin, hindi pwedeng gumawa ang Kongreso ng batas na walang limitasyon ang binigay ng kapangyarihan sa kung sino man. Dito sa
MIC or Maharlika Investment Corporation, wala kami nakita na limitasyon kahit si Congressman Tiri kasi mo kanina binabanggit na lang lahat, inyong ibenta. Wala kami nakikita ng limitasyon hanggang sa kay Kutena, siyempre kung hindi ka mag-invest, utangan kita. Eh kung utangan kita, hindi ako mapapayad, dinusap ka na. Parang ka na lang kasimple. So, kaibigan mo lang, utangan mo, utangan mo kaibigan mo, tinakbol ka, nakaway mo kayong kaibigan mo. Parang ka na lang din ang mahiwari. So ngayon, next issue is yung the point of test of economic viability. Kailangan ipakita mo na nila certification that it was studied by the NEDA or National Economic Development Authority na viable ng business. In kagaya rin niya sa mga private businesses, hindi sila nagpatayo kagal ng SM o walang study yung kanilang business development officers. Ganun na kasimple. Dito sa ating sa gobyerno, dapat hinanapan sila ni Chisi Scudero, ni Coco Daventel, at saka notice that ayaw ni Marcos mismo naghanap na kasi ng certification kung viable pa niya na hindi. Wala kay pakita si Bigyan. Panay ang sinasabi niya. Panay, actually hindi na matirong eh. Panay false statements. Nakiklaim siya na sinabi ng BSP yan. Wala na kasi problema. For him to allege is one thing, and for him to prove his allegations is another thing. Dapat na sabi siya na certification man lang na i-studyhan pa yun. Wala! Kahit talaga daho na sa akin, ipinakita, o yan o. So, next is, iyan na sa test of viability sa section 16, articles 12 ng ating constitution. No? Next is, ika-challenge namin sa sila nito, on the point of view, ulitin namin yung inumpisa nila ng katindin kasi yung sa mga bayan pa, yung the validity of certification of the certification issued by Bongbong Marcos insofar as the Senate is concerned. Kasi settled na issue doon sa House. Nagkaroon ng three readings, naging normal na procedure, pero sa Senate, naging fast track, 10 days lang ata. Tapos ay makakakita na napasa alas 12:30 ng umaga. Turog na ako, turog na si Gachi Congressman, turog na rin. Lahat, pati yung tatlo na hindi pinatarong, turog na siguro, hindi pa lang Genex. Para bumuto, kahit lang ang respeto na lang. So, yan ang point of view procedure na pwede rin namin i-challenge. Number three, talagang pwede namin masasabi nito na yung ang means, ang objective is lawful. Pero yung means is unlawful. Kasi kailangan para magiging constitutional ang isang batas, both the ends and the means must be lawful. If it no means, ano means? Kukuha, asyad siya kukuha ng pera. Binailan na nila yung provision ng Section 16, Article 12 ng Constitution. Sorry, ano ko na means? So yan ang aming nakikita. At saka, yung projection na kung magbebenta ng bonds, you will now violate, however, there is no prohibition for the FIC to invest in agency of industries that require 100% Filipino ownership. Or even if buying lands na kailangan 60% ng Filipino ownership. How about kung ang MIC, Global Government Corporation, ay nag-invest 80% ng foreigners? How will you resolve the issue of the constitutionality that it is prohibiting from prohibiting aliens from owning lands? Kahit sabihin natin 80% or 60% ng aliens, kahit sabihin natin 50%, ang limit sa aliens hanggang 40%. So that is still a possibility. Yan ang pinaka-problema sa lahat. So, hindi na dito si Gaboni. Hello, yeah. Any questions, Trina? Yeah. Any questions sa 350,000 jobs? You will know that Pilipinas, almost 50% are poor. Ano yan? Mga 50 million people are poor. Yung 350,000, will that solve that issue of poverty? Dapat yun ang tinitignan itong mga literato natin sa Senado at sa House of Representatives. Is the law that they are trying to push with the basics of food, the basics of health? Ito dapat ang mga tinitignan nila pag nag-iisip sila tungkol sa mga bills. Pero anong ginagawa? Puro scam. Para mas lalong suwapang kasuwapangan itong ginagawa nila. Sana po,
We are in this press call para malaman ang katotohanan kung anong ginagawa nila itong mga liderato natin. Mga dynasties ang mga yan, yan ang kalaban natin. Kasi hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Which is what? Public trust, public service. Hanggang ngayon, after 6 years, anong record? 30,000 killed compared to the Turkey earthquake. Ilan pa naman tayo sa earthquake? 15,000 lang. Pero dito, 30,000 pinatay ng tao. See? All our leaders in Congress and Senate, when they come up with a bill, because this is the guide for executives, yeah? Whether you are in the city, municipality, or region, dapat always focus on these 50 million Filipinos who are suffering, indigenous people, the agricultural workers, farmers, fisher folks. Yun ang punto. So itong Marlica Investment Corporation, yan ba ang target? Ang liit yung target nila, 350,000 jobs, malabo pa. Walang maniwanag. Iyan ang gusto namin sa mga liderato na nandiyan na sila. Diba? That's what we want. The people want these people who are supposedly there already and properly elected to do their job. Yan ang kailangan natin para naman itong 50 million Filipinos na naghirap. Medyo kumaganda naman ang buhay. Swerte yung mga itong mga liderato natin sa Congress na rin. Ay, sobra-sobra ng yaman nila. Ha? Please note, 80% of our officials dyan in the bureaucracy are dynasties. They want to be there forever and ever and ever and ever. At wala silang ginagawa. Yun ang problema natin. So, sana po, ang tingin nila, ano ang gusto ng taong bayan? Where is the voice of the indigenous people? Where is the voice of the farmers? Where is the voice of the fisher folks? Where is the voice of the laborers? Yung magtataho, yung informal sector, milyon-milyonis yan. Sana po yan ang tinitingnan nila. Para naman, medyo magkaroon ng divide. There will be another 6 years of Bongbong Duterte leadership. Are they able to address this need to minimize poverty? Yun po ang trabaho nila. Yun ang gusto namin na mangyari. That's why we are saying people's movement for truth. What disinformation and justice. And so that there will be reforms para mapaganda naman ang buhay ng Pilipino. Yun po sana po ang mangyari with our revelation of the truth of this MIC. So-called Maharlika Investment Corporation. Salamat po. There are several options actually. Una, a legal challenge sa pagitan ni Attorney Karina, which can be on procedural grounds. Ito ho yung pending case sa Supreme Court ngayon and filed in motion for reconsideration ng Bayan Puna on their question dun sa approval in the House based on procedural grounds. So that is pending. Ngayong pasado na ito, pag napirmahan ni Pangulong Marcos, if it becomes law, it can be open to constitutional challenge. So that's one option. Pangalawa, may 90 days pa ho ang gobyerno para gumawa ng implementing rules and regulations. So ang mamamayan, I think we should engage. Babantayan natin at itutulak natin as much as we can dito sa paggawa ng IRR na medyo ma-strengthen pa ang mga whatever seekers there are. And yung repeal, medyo considering na nangyari sa Senate Congress, anyone can file a repealing ng law, pero that will take time sa mga medyo ano pa, labo. Pangatlo, of course, is in the implementation itself. Kailangan talagang bantayan. No, anong mga investments ba ang papasukin ito, etc. At doon papasok yung vigilance ng mga watchdogs, katulad ng mga grupo dito. Kasi kung hindi talaga masa-strike down ng batas or manalipin or mahahabon sa implementing rules and regulations,
aabutin natin sa actual implementation. And that is where the people's vigilance would be important. Kaya ngayon pa lang, kailangan paghandaan natin ito, kailangan i-educate natin ang ating mga kababayan, paano natin babantayin ang implementation nito na hindi malulus tayo ang pera ng tambay. Thank you. Yes. Okay, yung tanong ni Ma'am Ara ng ABS. Ano ang magagawa natin dito sa mahal ni Lista? Alam niyo ba para maintindihan ng ating mga kababayan? Ano ba ang ginagawa natin pag nakakita tayo ng mga scammer? Di ba, halimbawa yung kapatid mo, binubutol-butol ng isang scammer. So the best way na magagawa natin ay ibuking at ibulgar itong mga scammer. Kumbaga, nasa atin pong mga kamay at pag-iisip kung paano natin kukontrahin itong Maharlika scam. Kasi nasa kanilang kapangyarihan, sila ang senador, sila ang congressman, sila ang presidente, sila ang nasa Malacanang, nasa kanila ang pera ng taong bayan. So ang pwede natin gawin, maging vigilante tayo, ibig sabihin, magmatsyag tayo, tumugon tayo, at itakwin na natin, ipasura na natin ito. Alam niyo po, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang dami-dami na pong scam. Fertilizer scam, may nakulong ba? Wala. Pinhead scam, may nakulong ba? Wala. Parmali scam, yung mga may kotse na biglang lumalapag na lang sa garahe, may nakulong ba? Wala. Janet Napoles scam, ayun, si Janet Napoles. Pero nakapiansa si Enrile, nakapiansa si Jingoy, at yung isa na budos-budos na tweet, senador na! At isa din sa pumirma ng scam, si Bong Revilla. O, di ba? Ang dami-dami ng scam. Lagi silang nakakalusot. Mga kababayan kong Pilipino, mga vendor, mga magtataho, mga magsasaka, sana nanonood kayo. Nananawagan ang PMPJR sa inyo, ang bagong alias sa mga kababayan, ang bunyog. Mga kababayan ko, mga OFW, huwag kayong nagpapapaniwala sa mga fake news nila Duterte at nila Marcos at mga vloggers sa YouTube na niloloko kayo, niloloko tayo. Ito, scam na naman ito. Ha? Makinig kayo dahil nasa atin yung pag-asa, mga kababayan. Huwag na tayong magpaloko sa mga scammer, sa mga trapo, na mga paulit-ulit na nagnanakaw. Ha? Ibuking natin sila, maging vigilante tayo, at sumama tayo sa laban ng People's Movement para sa katotohanan, katarungan, at pagbabagong panlipunan. Okay. So kung wala na pong tanong, magpapasalamat po kami sa mga kaibigan nasa media. Siguro po officially, kung wala ng tanong, sa ating panelist, meron ka magpahabol na gusto sabihin? Sa ating panelist, meron ka po bang gustong pahabol na sasabihin? So, maaari na po natin tapusin ang ating press con at tayo po ay mananghalilan na, no? Maraming maraming salamat, ha? Okay, at engineer. Ito yung isang possibility, no? Hanggang ngayon, katotohanan ng buhay na wala tayong nakikita na pag-aami sa pamilya ni BBM na nagnakaw sila. Kahit na katotohanan na maraming nakuha ang PCGD. So, naniniwala pa rin ako na maraming pang natira sa labas. Baka ito ngayon ipambili ng stocks o ng bonds dito sa MIC. So, kaya nga tawag ni Kabunyog, ni Bunyog College sa MIC Marcos Investment Corporation or Marcos Investment Fund. Well, that is only what we call as apprehension. Hindi naman yan statement of fact. Kasi apprehension lang. Maraming salamat. Official. Sa General si Chairman ng ano, para may pang-last statement si Chairman namin, no? Si Eliseo Brillo. Well, closing remarks na ito talaga ay
papasalamat kami sa inyong pagdalo at pagtinig at pagtanong, no? Dahil yung what you witness in this room. So, dapat salamat talaga ng ating mga kababayan. At kayo, in behalf of People's Movement for Truth, Justice and Reform, maraming salamat po kay Kate V. Casino, team ng bagong andyan sa mga kabayan. Sama-sama sa mga kabayan. No? Pwede ba isang photo-ops tayo na nakagalito? Yan. Ayos. Maganda. Ito ngayon, natapos na yung press con na People's Movement for Truth, Justice and Reforms patungkol po sa lahat ng issue tungkol sa Maharlika Investment Fund na inaprubahan kagabi ng isang araw, isang gabi ng Senado. At sa ngayon ay nasa mesa na ni Pangulong Bibim para kanyang lalagdaan. Yan po, naipakita na namin ang aming pagtutulong dito at kung ano aming gagawin sa para maipaglaban ang bayan. Ganun po ang aming gagawin. At maraming salamat po at sa aking mga subscribers at pagkita-kita tayo ulit.